Okay guys, kompleto na ba? Okay. Good morning guys. Nagpa-meeting ako para magawa na natin yung report. Tungkol saan ba yung report? Drugs daw eh. Hala, naalala ko tuloy si Anthony. Ha? Bakit nangyari? Hindi niyo ba nabalitaan? Natukhang daw si Anthony men. Ha? Kailan? Nung nakaraan lang, nabalitaan ni Mama kasi kaibigan niyo yung kapitbahay nila Anthony. Pero di ba ang bata pa niya? Sayang naman, ang talino pa naman niya. Pero bakit daw ba nag-addict? Sabi ni Mama, tinaniman lang daw. Ha? Ang sabi ni Mama, ang nabalitaan niya daw binentahan. Ako kung narinig ko lang natukhang si Anthony. Ano ba nangyari? Tinaniman lang yun. Mabait naman yun eh. Binentahan yun, di naman talaga mabait yun eh. Mali kayong dalawa. Alam ko ang buong kwento. Ha? Ano ba talaga nangyari? Nagsimula ang lahat noong lumipat na siya ng school. Isa ako sa mga malapit na kaibigan niya. Kaya kahit lumipat na siya ng school, ay nakapag-usap pa rin naman kami. Ang sabi niya sa akin, ayaw na niya dun sa school nila. Kasi lagi siyang inaasar. Para bang hindi tanggap o hindi bilong. Feeling niya, outcast siya kumbaga. Miss na nga niya dun sa school natin. Mas masaya daw dito. Ayaw niya din sa bahay nila. Kasi lagi siyang pinapagalitan ng papa niya. Tapos yung mama naman niya, lagi namang wala. Ang sabi niya sa akin, nawawala na daw siya ng focus sa studies niya. Parang ayaw na niya daw mag-aral. Noong sumunod na linggo, sinabi niya sa akin na mayroon daw siyang mga bagong kaibigan. Masaya ako noon para sa kanya. Hanggang sa nakita ko siya kasama yung mga kaibigan niya. Unang tingin ko pa nga lang, alam ko nang hindi magandang kaibigan ang mga iyon. Iyon na yung huling araw na nakita ko siya. Tapos, ang huling nabaitaan ko tungkol sa kanya, natukhang nga daw siya. Napakahina mo naman, Anthony. Huwag ka na magpakawalang kwenta mong kakape. So may problema siya sa pamilya, sa academics, sa kaibigan, tsaka inaasar siya palagi. Kung ako yun, di ko na rin alam gagawin ko ha. Barangay ni Bay, kaya siguro nakakuha kahit bata pa. May balibalita din daw na maraming drug users. Isa pa din kasi yung ugali ni Anthony eh. Medyo mahilig din mag-experiment. Kaya niya rin siguro sinubukan mag-drugs. Kung tutuusin ko, ang kawawa si Anthony dito eh. Siya yung biktima. Tapos napakabata niya pa at hindi naman niya ginustong mapunta sa ganong pamilya.
school, magulang pamayanan, at hindi naman niya alam na gano'n yung mga kaibigan niya. Kaya nga eh, maswerte na tayo kasi nasa magandang school tayo. Natuturuan tayo maayos, kaya wala natin masyadong problema. Maswerte din tayo dahil napunta tayo sa mabubuting pamilya. At isang magandang komunidad. Kaya't maswerte tayo, nakaibigan natin ang isa't isa. Na walang naiiwan sa atin. Nakakapag-study tayo. Ang sama-sama, kaya naman walang bumabagsak sa atin. Kaya matuto tayong magpasalamat at maswerte tayong lahat. Oh, mamaya na ang kalungkutan at gumawa na tayo ng report. Sometimes I've wondered where you've gone. Story carries on, lonely, lost inside. I had this dream so many times. The moments we spent has passed and gone away. Could there be an end to this? What I'm feeling deep inside, you know there's no looking back. Glassy sky.